Samantala, binawasan po ng MMDA ang Christmas lanes o yun pong mga alternatibong ruta na pwedeng daanan para po makaiwas sa trapiko ngayong holiday season. Makatulong naman kaya ito sa mga motorista. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Kahit pa epektibo raw, pag-amin ng MMDA, nakalilito pa rin ang Christmas lanes nitong mga nakaraang taon. E makabawas kaya sa pagkalito ng marami ang pagbawas din ng Christmas lanes? 18 na lang mula sa dating 45. Naalis yung mga, lofi na fine-tune pa, naalis yung mga dumadaan sa mga residential areas na maraming nakaparadang mga sasakyan. Kabilang dito ang 6 na ruta mula North hanggang South Luzon Expressway at 2 ruta pabalik. 3 ruta para sa mga magagawi sa Green Hills sa San Juan, 2 ruta sa Baclaran sa Parañaque at Carriedo sa Maynila, at 3 ruta papuntang Divisoria area. Ipapaskil ito sa MMDA website simula ngayong Linggo. Imbes na sa EDSA, sinubukan ng motoristang si Alfred ang Christmas lanes mula Makati hanggang Quezon City, -20 bago mag-alas 5 ng hapon. Sa ilang lugar, tanaw naman ang bagong karatula ng mabuhay lanes, pero sa bandang Mandaluyong, hindi napansin ng motorista ang isang karatula. Yung kanina hindi mo napansin? Yung kanina hindi ko napansin. Kasi? May nakaharang eh. May mga puno eh, may mga halaman. Oo, may halaman. Bandang San Juan naman, may ilan pa siyang napuna. Medyo advance dapat to para madali makita ng driver. Humigit kumulang 1 oras nang marating namin ang Timog Avenue sa Quezon City. Kahit hindi mo alam yung lugar, kaya mo ano yung daan dahil yun lang pinaka-guide mo na lang yung Christmas lane na yun. Cedric Castillo, GMA News.